Hello guys! Welcome back to our channel. So today, meron tayong i-review na product. So, bali kahapon kasi galing kami ng Lulu Department Store. Ayan, so makikita nyo yung latest upload namin. Nagpunta kami ng Lulu Department Store and makikita nyo rin doon na meron isang product akong nakita doon na naalala ko na binili ko pero hindi ko masyadong ginagamit. So, naisip ko na i-review yung product na yon together with another product para ma-compare natin sila. Ayan, and magkaroon tayo ng product review and comparison. So, samahan nyo ako guys. So, alam ko excited na kayo. So, umpisahan na natin ang ating product review and comparison. So, ang aking tinutukoy na product sa araw na ito ay ang brush straightener or straightening brush. Bahala na kayo kung ano gusto ninyong tawag. Ayan. So, ito, binili ko ito kasi marami akong nakitang reviews na maganda siya. Mas madali siyang gamitin compared sa plancha. Yun. And lalo na ngayon, medyo busy na ako sa pag-aalaga ng mga bata. Ayan. So, naisip ko kapag gusto ko na straight yung buhok ko, madali lang siya kasi susuklayin mo lang siya tapos i-straight na yung buhok mo. Unlike ang plancha na medyo matrabaho siya and kailangan ng mahabang oras. Ayan. So, nabanggit ko na rin ang plancha. Kaya, another product na ating i-review sa araw na ito is ang iron straightener or straightening iron. Bahala na rin kayo. So, same sila ng brand, no? Philips. So, maganda kasi yung brand ng Philips. Actually, di ba? So, kilalang brand yan. So, yun. I-review natin. Actually, ito, binili ko to matagal na. Siguro, bago pa lang ako dito sa Saudi. Dumating ako dito sa Saudi 2013. So, siguro, nabili ko to mga 2014. Ayan. So, alaga kasi yung buhok ko dati sa Riban nung nasa Pilipinas. And doon talagang regular ako nagpapariban. Dito, mahal na kasi ang Riban. Parang twice the price sa Pilipinas. So, ang hirap maglabas ng ganong pera. So, naisip kong bumili na lang ng iron. Ma-iron yung buhok ko every time. Pero nung na-realize ko din na okay lang din naman kahit curly yung buhok. Kahit ganito. Actually, ito na yung normal kong buhok. Mas curly pa nga dito eh. Medyo inaayos ko lang yan. So, yun. Hindi ko din siya masyadong nagamit. So, mga tries ko lang siya nagamit. So, yun. I-review natin siya ngayong araw na to. And ito naman, nabili ko recent lang. Siguro mga 3 months ago. Ayan. Nung naisip ko nga na gusto kong mag-straight ng buhok. Pero limited lang yung time ko. Kailangan mabilisan. So, ito. Nakita ko to. And nakita ko yung mga reviews niya na okay naman and mabilis talaga umi-straight yung hair. So, tignan natin guys. Samahan niyo ako and let's start this. Okay guys, so lumipat ako ng pwesto kasi dito lang yung may pinakamalapit na saksakan. And kailangan natin ng saksakan guys sa ating gagawin. Ayan, so, ayun, pagpasensyahan niyo na yung background ko. Ayan, so, yun, isaksak na natin yung ating, unahin natin ito, okay, yung ating iron straightener. Saksak natin. So, andito yung kanyang on. Ayan. So, makikita nyo may digital ano dyan. 160. Dito. Dun tayo sa pinakamataas. 230. Taasan na natin para mabilis. Ayan. So, hatiin ko yung buhok ko sa gitna para ano. Para antay. Actually, hindi ako naghahati sa gitna. Hindi ko sanay. Ayan. Gitna na ba yan, guys? Parang hindi. Okay, habang pinapainit natin yung plancha. Matiin natin ang ating hair. Okay, I think gitna na siya. Ayan, satiin natin din dito. Medyo matigas yung buhok ko. Ayan. Okay. So, dito sa side na to, gagamitin natin yung straightening iron. And sa side naman na to, yung brush. Straightening brush. Ayan. So, mainit. Hindi pa mainit, guys. Tayin natin.
I think mainit na siya. Konting mainit na siya. So, siguro pwede na natin start. Hindi ko na siya ikukunti-kunti. Kailangan ko pa ba siyang kunti-kuntian? Pwede din. Sige. Ganito na lang. Manipis lang naman din kasi yung buhok ko. Ay, mainit na siya agad, guys. Oh, sobrang init ata. Alam niyo, first, ngayon lang ulit ako nag-straight ng buhok. Ayoko kasi na nadadamage yung hair ko kasi damage na siya. Oo, pinableach ko yan dati sa Pilipinas nung nagbakasyon kami. Grabe. Dry na siya sobra. Ayan. Manipis lang yung buhok ko, guys. Kaya kahit hindi ko na siya yung ano-anuhin. Iba diba yung part by part pa. Ito. Diba? Ang bilis niya umi-straight. Ito yung gusto ko dito sa ano na to eh. Plancha na to. Ang bilis niya umi-straight. Oh. Diba? Ayan, na-miss ko tuloy yung straight na hair. Kita niyo yung buhok ko straight. So, yun nga. Madadamage yung hair mo kasi init. Init lang. Ganda. Ganda na. Ayoko nang masyadong mainitan yung hair ko eh. Total review lang naman to. I-off na natin. Ano, paano to i-off? Hindi ko alam. Ay, siguro alisin lang sa saksakan. Inipindot ko pa. Sige, so tapos na natin ang iron straightener. Ayan, so tingnan nyo naman yung itsura. Okay, so dito naman tayo sa brush straightener. Isaksak na natin. Ito, wala siyang on and off, ano lang, parang taas mo, yun, umiilaw na siya. Kung gusto mo mas mainit, yun, dalawa lang yung kanyang, ano, parang, kanyang pagpipilian. Yan. So, hintayin din natin siyang iinit. Oh, gusto ko itong straight hair ko. Na-miss ko mag-straight hair. Yan, so, dito tayo sa kapila. Actually, yung iron straightener, madali lang din kasi manipis lang naman yung buhok ko. Siguro ako lang ang nagpapa-complicated. Ayan. Parang feeling ko kasi yun mas mainit. Tsaka mas direct yung heat niya sa buhok. Kasi nga plancha talagang, diba alam niyo naman pag plancha sobrang init. Ito kasi, ang umiinit ata dito is yung violet na plate. Hindi ko alam ah. Oo, parang yun yung umiinit. Ito kasing black, oh, parang hindi naman siya mainit. So, hindi siya ganun direct yung heat sa buhok mo. Hindi siya ganun madadamage. Unlike ang plancha. Yung nga lang, medyo matagal uminit. Medyo matagal siya uminit. Anyway, hintayin ulit natin. Habang umiinit, init pa siya. Medyo mainit na siya. So, diba? Sayang naman yung init. Kaya, umpisahan lang natin, guys. Ito, ganyan lang. So, kulayin mo lang siyang ganyan. And ito pala, hindi ko nabanggit. Hindi siya ganun i-straight katulad nung plancha. So, ito, yung buhok mo, magkakaroon pa rin siya ng volume. Kumbaga, hindi siya yung parang flat na ganito. Flat. Flat. Ito, may volume siya. Hindi siya ganun ka-straight. Medyo i-straight lang yung buhok mo, pero hindi siya ganun. Ngayon, makikita nyo yung difference.
na, guys. Ganyan lang siya. Alam ko ganyan lang. Itong bangs ko yung problema kasi. Medyo pasaway eh. Pag mainit siya, mainit din talaga. Kaya hindi, para maka-straight, diba? Kita nyo ba yung difference? Hindi siya ganun ka-straight, guys. Hindi siya ganun ka-flat. Pero i-straight pa rin. Tayo sumunod ng bangs ko. Ayan. O, diba? May straight siya din, guys. Ganyan lang. Alam nyo, maganda to pag manipis yung buhok nyo. Ewan ko lang kapag makapal. Siguro pwede na yan, guys. Tanggalin na nila. Off na din natin. Mababa. Okay. Pwede na natin sa saksakan. Meanwhile, okay, guys. So, tapos na ang ating pagpa-plancha ng buhok. And makikita nyo naman yung difference ng ating buhok. So, dito yung ginamit natin yung iron straightener. At yung dito naman is yung brush straightener. So, mapapansin nyo, mas straight to kasi nga, syempre, plancha siya, direct hit talaga, yung talagang, di ba, pag plancha, talagang straight na straight. Unlike yung brush, ayan, straight siya, pero may volume, yan, medyo makapal pa siya. So, yun, kung kayo, gusto nyo yung straight na buhok, ganito, dun kayo sa plancha or iron straightener. Kapag naman gusto nyo, yung medyo may volume, pero straight pa rin, dun kayo sa brush straightener. Ayan. So, para sa akin, parehas ko silang gusto. Pero kung ako, mag-i-straight na rin lang, doon ka na sa straight na straight. Actually, na-miss ko nga talaga yung straight na buhok ko. Ayan. Pero kung talagang nagmamadali ka at wala kang choice, pero gusto mo maging maayos yung buhok mo, doon ka sa brush, di ba? Yung talagang, pero para sa akin, mas magagamit ko, feeling ko yung brush. Kasi nga, mas madali siyang ganito. Yung iron na pang straight, siguro yan pag mga special occasion talaga na talagang kailangan straight na straight yung buhok mo. Ayan. So, yung brush kasi parang pwede siyang pang araw-araw. Hindi direct yung heat niya sa buhok mo. So, hindi siya ganun madadamage. Unlike yung plancha na hindi mo naman pwedeng i-everyday yan kasi talagang magdadry at masusunog ang hair mo. Magkaka-split ends pa. So, depende sa inyo, guys. Depende sa pangangailangan nyo. Depende sa oras nyo. Depende sa gaano kahaba yung oras nyo sa pag-prepare nyo ng inyong buhok. Ayan. So, and depende rin sa kung mas saan kayo mas komportable gamitin. Depende sa inyo kung saan nyo mas gamay, magagamay. Kasi, ito matagal na kasi ang iron, eh. Matagal na yan, eh. So, ito, parang bago lang itong brush. So, I believe karamihan sa inyo na try nyo na ang plancha. So, why not i-try nyo yung brush? Diba? Iyon. And maganda yung brand na Philips. No? Talagang marirecommend ko siya. Meron ding mga magagandang ibang brand like Babyliss. Iyon. Pero mas gusto ko tong Philips talaga. So, yun lang guys. I hope na may naitulong itong video na ito. Kung kayo man ay nagde-decide kung ano yung bibilihin nyo. Kung nagde-decide kayong bumili ng brush na pang-straight or iron na pang-straight, nawa may naitulong itong video na ito and nawa na-enjoy nyo ang ating video sa araw na ito. So, thank you for watching and kindly like, share, and comment down below kung meron kayong mga nais pang i-review natin na products. And kung kayo ay hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe to our channel and click the notification bell para updated kayo sa aming mga new videos. Ayan. So, thank you guys for watching and see you on our next vlog. Bye!